Di natin siyang tanggalin ng paganito, guys. Parang anuhin lang natin. Yan yan, guys. Oh, yan. Tatanggalin lang natin siya ng ganyan. Ito, guys. Hi, guys. Mangunguha lang ako ng ano dito, guys. Ng butay ng niyog. Kasi may gagawin akong isang ano. Parang palamuti siya sa bahay, guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin para kahit pa paano may matutunan naman tayo na mga simple yung gawain pag wala tayong ginagawa sa bahay para hindi naman masayang oras natin. Kung ganito, guys, oh, gawin natin itong ano, guys, isang magandang project, guys. Pwede itong gawing ano, guys, palamuti sa bahay. Kahit anong gustong gawin mo dito, pwede. So, ito na siya, guys. Yung mga kinuha kong butay kanina, tatanggalin lang natin to. Tapos dapat may ano tayo, guys, may kutsilyo tayo. Make sure lang na walang bata sa tabi natin kasi matalas kasi ito, guys. So dapat pag gumagawa tayo ng mga ganitong gawain, dapat walang bata. So gagawin natin siya na tayo lang. So ganito, guys, oh, tatanggalin natin siya sa kanyang butay. Pwede din natin siyang tanggalin ng paganito, guys. Parang anuhin lang natin. Yan yan, guys, oh, yan. Tatanggalin lang natin siya ng ganyan. Babae, pag ang mga babae gumagawa nito, hindi nila ito kaya anuhin, basta lang bunutin dito sa tawan ng butay kasi medyo ano siya, matigas siya. So ano lang, guys, kung babae yung gagawa, madali lang pa rin naman to. Pag may cutter po kayo, i-cutter nyo lang po, o gunting na malaki o matalas na kutsilyo, pwede namang hiwain lang dito, matatanggal na po siya, guys. Daming pwedeng gawin sa mga ganitong klaseng ano, guys, na palamuti sa bahay. Kasi kung bibili pa tayo, gastos, dagdag gastos pa siya. So, mas mabuti na yung tayo na mismo ang gumawa. So, pwede siyang anuhin, guys. May titira akong mga ilang piraso. Papakita ko sa inyo kung... Tapos, sa sunod, guys, to tatanggalin natin to. Itong mga ganito niya. Tanggalin natin to. Kutsilyo lang, guys.
make sure lang na hindi kayo masugatan guys sa paggawa ng mga ganito. Mas mabuti gumamit kayo ng gloves. Pwede rin sa pag may ganito siya guys, ganito kataas yung ano niya, parang stem niya. Pwede ito lang yung tatanggalin natin. Kung may plano tayong gawin sa ibang design nito. Or ibang style po pala. Pagkatapos natin siya matanggalin ng mga ano guys, yung mga stem, kasi dalawang ano itong gagawin natin guys, dalawang design to. So ito, may gagawin tayong isang design dito. Tapos ito naman, hindi ko siya tinanggal yung stem niya dito kasi may gagawin din tayong isang design nito, isang ibang style. So pagkatapos natin siyang matanggalan, anuhin lang natin, medyo tanggalin lang natin yung mga unwanted na mga dumi niya dito. Kung may mga dumi pa siya, anuhin lang natin. Pwede natin siyang anuhin ng may mga hindi na tayo ginagamit na mga toothbrush, anuhin lang natin siya. Tatanggalin lang natin siya gamit yung mga toothbrush na hindi na natin ginagamit sa bahay. O di kaya tela. Ayan, linisin na natin guys. Kasi anuhin natin ito mamaya, lagyan natin ito ng pintura or varnish. So yun guys. Gagawin na natin ito. Papakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Pagkatapos natin pinturahan guys, dapat meron na naman tayong nakahandang stick glue. So meron akong hindi na ubos dito dati. Ito muna unahin ko guys. So ganito lang siya guys oh. Yan, may mahangin. Meron kayong glow gun, mas maganda. O kasi ito lang ginagamit ko muna kasi ano guys, wala pa akong pambili. So okay din naman to. Nakagawa ka rin naman ng magandang ano nito, project mo. Ayan. Dikit lang natin guys.
ingat lang tayo guys para hindi tayo mapasok. Natapos na siya guys. Ito na yung ating finish palak.